So, hello guys and welcome back muli sa ating munting channel, no? So, medyo wala tayong makitang bagong NFT, no? Pero update lang tayo dito sa ating MIR M, no? So, so far, after nating ma-reach yung level 31, no? Ayan. So, hindi na tayo ng problema ng ating coins, no? Dati, problema na tayo sa coins, no? So, ngayon, meron lang tayong at least, 1.4 million na token, no? Tama ba? 1.4 million token. So, hindi mo na problema ang token na. Hindi na natin pinoproblema ang token ngayon, no? Bukod sa after maintenance, binigyan tayo nitong mga to. So, nakakatipid na tayo, no? So, ngayon, as mage, no? Ang pinakamahirap talaga dito sa mage is yung pots, no? Ayun, no? So, ba't nga ba dito ako nagpapalevel, no? Mahirap ang pots, no? Ang karaniwang nauubos sa akin is itong blue pots, no? So ngayon, ano bang nangyari para tayo nakaipon, no? Basta pagtungtong mo kasi ng ako niya, 27, no? Pagtungtong mo ng 30 pataas. Ay, hindi mo na poproblemahin ng coins, no? Gagawin mo lang is quest ka lang ng quest, no? Tapos, itong ano, yung mga small pass yan, i-activate nyo yan, no? Kasi makakapulot kayo ng mga coins, no? Ay, coins tuloy. Mga pats pala, ano? Itong mga pads na to, itong blue sa kanya, i-activate nyo rin kasi nakakapulot kayo ng mga random na pads sa mga ano, mga nagpapa-level, no? Basta kailangan lang is activated yung auto-loot mo ng pads, no? Tapos siguro ang malaki nakatulong siguro sa akin is itong ating gaya na sabi ko, ito platinum helmet na to, no? Dahil nga 10% din to coin boost saka experience boost, no? So, sunod ano lang tayo, ang ginawa lang natin is quest lang tayo ng quest, dire-diretso lang, no? So, at syempre tatapusin nyo rin yung quest nyo, no? At may quest na yan, di ba may request-quest na to, itong request. Sa adventure na to, lagi nyong gagawin to daily, huwag nyong kakalimutan yan. No? Dahil dito kahit mababa yung experience na yan, experience pa rin kumbaga, no? Tapos habang ginagawa mo to, nakakaipo ka dito ng small pots saka medium pots, no? Kaya nakukonserve yung mga ano mo, mga uncommon na pots mo, no? Tapos sa profession din, naalagi nyo rin gagawin tong ano na to. Ayan, no? Gathering, fishing, ano? Lagi nyo gagawin yan, no? Para makakakonserve kayo ng ano, pati yung sa bygore nyo, no? Marirepeal habang ginagawa nyo to. So daily nare-reset yan, ano? Itong request quest na to, no? Itong war, kung may time kayo maghantang boss, nasa sa inyo na lang, no? Pero hindi ko gaano ginagawa to dahil mahirap mag-abang ng ano eh, ng mga field boss, no? Kahit alam mo yung oras, minsan wala doon sa ibang map, no? So matyaga kayo, pwede nyo gawin to. Sa clan mission, na importante rin siyempre gumagawa ginagawa nyo rin to dahil nakakapagbigay tayo ng 2,000 coins saka kahit pa nakakakuha kayo dito ng dark steel, no? So, lalo na to pag ano, kukunin nyo to, no? Itong dalawa na to, dungeon raid saka rumble, no? Okay, ayun, 300 na dark, 300 din yan na dark steel, no? Tapos, ano pa ba? So, usually, ganun lang ang ginawa ko, no? Simula nung nag-30 tayo, major quest lang, sub-quest na yon. So, nakaipon tayo ng, ano, ng 1.4 million na, ano, na coins, no? So hindi na natin problema yung coins, no? Saka kung makakabili ka rin naman itong mga uncommon na to, yung nalulot mo sa may medyo higher na map na, hindi na ganun ka, ano, malaki-laki na, no? Kasi nga may 10% loot ka pa dahil dito sa yung platinum set, no? Kaya hindi problema. Saka kailangan kasi pag nasa 3k na yung ano mo, ay ang BP mo, so, ay BP. Itong combat power mo, no? Medyo makakasurvive ka na sa mga level 30 plus, no? Hanggang 35 na map, no? Pero syempre, hindi ko re-recommend na mag-grind kayo sa higher na mobs, no? Kasi nga, masyadong malaki kakainin ng pots, no? So, ano pa ba? Tapos yun, ito syempre, i-upgrade yun to kung kaya nyo, no? Kahit plus 3 sana kung pwede, no? Plus 5 niya kung kaya nyo plus 5 at marami naman kayo pang enhance. Ito doon yun na rin, no? Tapos may napupulot tayo dito na ano, di ba, yung mga token para i-convert mo sa eto old silver coin. Ang ginagawa ko niyan, binebenta ko na lang yan.
hindi ko na yan ginagamit, no? Kasi nga marami na tayong coins eh. At least nakakaipon tayo ng gold coins, no? Dahil pagtagal, baka mas kailanganin mo rin to, no? Lalo na 3 player lang tayo, no? Mga para sa mga F2P players, no? Tapos ano ba? Tapos siyempre, magdadaan yung raid ka, tapos lagi mong i-recharge itong ano mo, no? Itong, sabi nito, itong bigger mo, no? Tapos meron silang alat sinasabi na trick dito. For example, kagaya nito, 4 hours, tapos 100% na lang yung bigger natin, no? Hindi naman siguro bug to, no? Parang technique lang siguro, no? So yan, pag yan yung, kunyari, naka-shot natin itong ating treasure na ano, avatar. Pag kinlik mo yung avatar na yan, kunyari itong white, or yan, kuha ka lang ang common mo, marireplenish itong ano, ito, papalo ito ng 200%, no? So testing natin, ha? Bali pagka naubos mo na, try muna natin, ha? Click mo yung avatar mo, isuot mo to, try mo yung isamon, yung isamon, no? So naka medium tayo. Check mo tong avatar mo, ayun, no? Na-replenish siya for 200%. So pwede ka na ulit mag-grind ng experience mo, no? So pag naubos naman na yan, ang gagawin mo na is magpahinga ka na, or mag-ano ka na, mag-mining ka na, no? Saka mo ngayon ulit i-equip itong iyong yung main na avatar mo, no? Eto, no? Para bumalik, para ito naman ulit yung ma-replenish, no? So pag 200% na ulit to, ganun ulit ang gawin mo, no? Pag bumaba ng mga 100%, equip mo lang yung uncommon na avatar mo, so may chance na mag-regen tong ano mo, no? Hindi natin alam kung bagay or ano, siguro baka normal na siguro talaga, no? Kasi ito kasi 2 hours lang to, diba? Yung ano, 8 hours to eh, itong avatar na ano, na a treasure. So pag bumaba, nagamit mo na yung 4 hours nito, pwede mo nang gamitin yung ano, itong itong normal na avatar mo para ma-replenish yung experience mo, magiging 200%. So ang gagawin mo ngayon is mag-hunt ka na, no? Ikaw, kung pwede, kung gusto mo gawin mo is pinaka safe na ano, para tipid ka rin sa potion mo, isa hidden valley ka na lang kung gusto mo mag-grind ng experience, no? Dito ka na lang siguro kahit sa second floor, no? Pero pinakamabilis na ang pagpunta pala dyan is yung ano, sorry, click mo itong advancement hunting grounds, so level 20. So dito na tayo sa recommended, no? Teleport ka na lang. So dito mo na naubusin yung ano mo, 2 hours mo, no? Ayan. So ganun lang, kukuha ka lang ng pwesto dito, no? At least makakaipon ka pa din dito ng coins. Experience mo sa kapat. So kaya mo na dito magsolo. Hindi ka na kailangan magparty-party pa dito. Since level 36 na tayo, no? So ganoon lang ang style natin, no? So yan, nakaipon tayo ng 1.4 million na token, no? Ay, na token, tuloy na coins, no? So para sa free-to-play players at sa mga namumblema about sa coins, no? Wag na kayo medyo ma-stress kakaisip, no? Dahil pagdating nyo ng level 30, paakyat, no? May babudget nyo na yung coins nyo, no? Wag lang talaga kayong ano, yung teleport papunta sa ano, sa inyong town, no? Saka napansin ko rin pala, kasi pag nagte-teleport ka ngayon dito sa city, kunyari nandito ka world map, teleport ka dito sa beach yun, ayun, no, binawasan na. Dati ano to eh, mataas-taas to, 10,000 pa to eh. Pero ngayon to 10 times 2,000 na lang, no. Ano ba ako? Pero ako parang bumaba eh. Saka yung ibang teleport, ang gagamitin mo na lang is yung ano eh, yung teleporter mo, no. So ganoon lang, no. So kung gusto niyo mag-grind, dito na lang kayo, no. Pero kung level 36 kayo at meron pa naman kayong main quest, kasi lang hanggang level 37 to eh, no? Gawin nyo muna, no? So yun lang, no? At konting tip lang sa coins, no? Mag main quest lang kayo, at siyempre importante, no? Although mahina itong ano na to, itong platinum set na to, no?
try nyo na i-ups ng mataas-taas kung kaya nyo, no? Importante dito is itong experience boost saka itong coin gain boost, no? So yun lang, no? Hanggang dito lang tayo ng coin tips natin sa ating coins, no? So thank you all for watching and bye bye.